Sa ulo ng mga balita, Lopez nakahanda para sa ASEAN Digital Transformation. Bakuna maibibigay para sa Bureau of Corrections inmates. Quarantine violators mas babantayan ng PNP. Kusi hiniling sa Kongreso na baguhin ang batas sa deregulasyon ng langis. Tribune columnist bagong chief legal counsel ni Duterte. Bongo naghatid ng tulong sa mga nasalanta ni Maring sa Cagayan. Kuya po, Nueva Ecija, isinusulong ang turismo. DOE tiniyak na sasagutin ang mga alegasyon na ibinabato sa kagawaran. John Lennon, dahilan ng The Beatles breakup ayon kay Paul McCartney. Magandang hapon, ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Nanawagan si Trade Secretary Ramon Lopez sa mga miyembro ng Estado ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na palakasin ang paglago at abot ng digital na ekonomiya sa rehiyon na may potensyal na bilang isang mabubuhay na makina para sa paglago at pagbawi ng ekonomiya. Sa isang pagpupulong kasama ang ASEAN Economic Community noong October 18, sinabi ni Lopez na matagal nang kinikilala ng Pilipinas at ng ASEAN ang kahalagahan ng digital economy kasama ang mga maagang kasunduan tulad ng e-ASEAN Framework Agreement noong 2000 at ang ASEAN Single Window Agreement noong 2005. Tinanggap ni Lopez ang pag-aampon ng Bandar Seri Begawan Roadmap sa ASEAN Digital Transformation at suportado niya ang pangangailangan na umakma sa panrehiyong Economic Integration Agenda. Ang pagbabago ng digital ay nangangailangan ng mga synergies at komplementaryo ng mga patakaran mula sa lahat ng mga sektor, partikular mula sa isang pang-ekonomiya at ICT na pananaw, binigyang diin ni Lopez. Gayunpaman, ang pag-unlad at pagsasama ng kapital ng tao ay dapat palaging nasa gitna ng pagbabago, itinagdag ni Lopez. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara noong Lunes na hihingi siya kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez ng higit pang mga paglalaan ng bakuna para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan o PDL sa mga pasilidad sa bilangguan na binabantayan ng kanyang kagawaran. 7 pasilidad ng bilangguan sa buong bansa, kabilang ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ay pinamamahalaan ng Department of Justice sa pamamagitan ng Bureau of Corrections na may kabuuang populasyon na 48,511 na PDL. Ang masikip na kondisyon sa mga pasilidad ng bilangguan ay kinakailangang bigyang pansin, sabi ni Guevara. Idinagdag ng pinuno ng DOJ na ang kanyang departamento ay humihiling din ng maraming mga bakuna mula sa mga local government unit kung saan magtatagpuan ang mga jail facility. Ang kahilingan ni Guevara para sa higit pang mga bakuna para sa mga bilanggo ay dumating sa gitna ng mga ulat na mas mababa pa sa 10% ng mga nakakakulong ay nabakunahan laban sa COVID-19 mula noong October 18. Ipinakita rin sa talaan na bukod sa PDL, 588 lamang sa 1,682 na tauhan ng bilangguan ang nabakunahan laban sa virus sa ngayon. Mahigit sa 19,000 na mga lumabag mula nang luwagan ang quarantine sa Metro Manila ng Alert Level 3 ang naitala hanggang Linggo na pinangunahan ng hepe ng Philippine National Police na si Guillermo Elizar na isaalang-alang na maglagay ng mas maraming pulis sa Cabecera Region sa Lunes. Inatasan ni Elizar ang mga unit commanders sa National Capital Region na makipagtulungan sa mga unit ng lokal na pamahalaan upang matiyak na ang mga protokol sa kalusugan upang hadlangan ang pagkalat ng COVID-19 ay mahigpit pa rin ipinatutupad. Tumagsa ang mga tao sa mga simbahan, parke, mall at sa Dolomite Beach ng Manila noong unang katapusan ng Linggo sa ilalim ng Antas 3
na nagtataas ng mga alalahanin na ang mga impeksyon sa COVID ay maaaring tumaas sa lalong madaling panahon kahit na bumagsak sa 0.57 ang rate ng pagpaparami ng virus sa NCR. Tungkol sa mga menor de edad, sinabi ni Eleazar na maghihintay ang PNP ng patnubay mula sa Interagency Task Force sa pamamahala ng mga umuusbong na sakit na nakakahawa sa gitna ng pagbubukas ng maraming mga negosyo. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Humihiling ang Department of Energy sa Kongreso na baguhin ang batas sa deregulasyon ng langis upang magbigay ng balangkas para sa gobyerno na makialam at matugunan ang biglaan at tumatagal na pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang pagbawas ng gastos ng mga produktong retail na petrolyo. Sa isang liham na hinatid sa Committee on Energy Chairman na si Senador Sherwin T. Gatchalian at Senador Juan Miguel M. Arroyo, binanggit ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang ilang mga kadahilanan sa matagal na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng merkado sa daigdig na nagresulta mula sa biglang global increase na demand at isang hindi inaasahang kawalan ng supply. Idinagdag ni Cusi na ang pangangailangan na tinatayang nasa 103.22 milyong mga barrel sa isang araw mula October 16, 2021 laban sa isang supply ng 100.32 milyong mga barrels per araw ay maaaring maiugnay sa pag-akyat ng mga gawaing pang-ekonomiya dahil sa pagpigil ng COVID-19 bilang isang resulta ng mga hakbang pinagtibay at ipinatutupad sa buong mundo. Itinagdag ni Cusi na ang iba pang mga kadahilanan ay kasama ang mga international sanctions sa mga bansa na gumagawa ng langis tulad ng Iran at Venezuela na tumigil sa pagbabarena ng mga kumpanya ng langis at pagbili ng mga produktong langis mula sa mga bansang ito. At isa pa, Hurricane Ida, isang Category 4 na bagyo na tumama sa baybayin ng US noong Agosto 29, ay nagdulot ng tinatayang pagkawala ng produksyon ng krudo ng US ng hanggang 30 milyong mga barrels. Nag-issue ang Cusi ng isang department circular noong Mayo 2019 na hinihiling ang pagbagsak sa mga presyo ng langis para sa pag-iipon ng data at paggana ng patakaran. Sa oposisyon ng mga manlalaro ng industriya ng langis, ang department circular ay napailalim sa utos ng RTC sa kabila ng argumento ng DOE na ang unbundling policy ay hindi lumalabag sa oil deregulation law. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Jesus Melchor Kitain bilang kanyang bagong pinuno ng legal kapalit kay Salvador Panelo. Inihayag ni Roque 10 araw matapos mag-file si Panelo ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa halalan 2022, sa gayon ay iniwan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng payo ng pampangulahan. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Kitain bilang pinagkakatiwala ang city administrator at konsehal ni Duterte ng lungsod ng Davao, ang bayan ng Pangulo. Nagsusulat din si Kitain ng lingguhang column dito sa Daily Tribune na lumalabas tuwing Biyernes. Personal na binisita ni Senator Christopher Bongo ang nasalanta ng Bagyong Maring na bahagi ng Bugey at Santa Teresita, Cagayan noong 18 ng Oktubre upang magbigay ng pag-asa, pag-aliw at tulong sa mga biktima. Sa isang talumpati na nawagan si Go sa mga Pilipino na tumayo sa pagkakaisa sa panahong ang bansa ay nakahaharap sa magkasabay na krisis ng COVID-19 at mga natural na sukuna. Pinangako niya ang kanyang patuloy na suporta para sa mga tao na lalawigan na nag-recover pa rin mula sa iba pang nagdaang sakuna. Tiniyak din niya sa pamayanan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maipaabot ang nararapat na tulong upang mapabilis ang kanilang pagbangon.
Ipaliliwanag ni Goz na sa kabila ng kanyang pagtakbo sa pagka-vice-presidente, nanatili pa rin siyang nakatuon sa kanyang tungkulin bilang isang senador at tagapaglingkod sa bayan, lalo na sa pagtulong sa gobyerno at publiko sa paglaban sa pandemya ng COVID-19. Bilang bahagi ng pagtugon ng gobyerno sa sakuna, ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga pambansang ahensya ay nagpalawak ng iba pang mga uri ng tulong. Ang Department of Social Welfare and Development ay nagbigay sa bawat biktima ng tulong pinansyal at magkakahiwalay ng mga food pack kasama ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang Department of Agriculture ay nagbigay naman ng mga supply ng sari-saring gulay, hybrid na binhi at pataba sa mga kwalipikadong magsasaka. Nilipat din ito ang knapsack at mga power sprayer para sa mga livestock grazers, isang cassava chipper machine, at recirculate na rice dryer mula sa Enhanced Kadiwa Program. Manatili nakatutok, magbabalik ang Tribune News on Cue. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Muling nagbabalik ang Tribune News on Cue. Isinusulong ng bayan ng Quiapo sa Nueva Ecija ang bagong tourist destination sa bansa para makapagbigay ng hanap buhay sa mga mamamayan at inaalok ang mga magagandang tanawin at mga resorts sa kanilang lugar. Para sa detalye, narito ang eksklusibong panayam ni Comfy Manalo kay Mayor Florida Esteban. Quiapo, Nueva Ecija, isinusulong ang turismo. Isinusulong ng bayan ng Quiapo sa Nueva Ecija upang maging bagong tourist destination sa bansa para makapagbigay ng hanap buhay sa mga mamamayan at inialok ang magagandang tanawin at mga resorts sa kanilang lugar. Isa na rito ay ang Crossbowa Hills na tinaguroang New Zealand ng Nueva Ecija dahil sa ganda ng mga burol, lawa at bundok sa paligid nito. Sabi ni Mayor Florida Esteban, nais nilang ma-develop ang Crossbowa bilang sentro ng torneo ng bisikleta, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ay inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Quiapo ang Crossbowa Hills para sa isang biking tournament sa Nobyembre. Subalit balak rin nilang maglunsad ng pambansa at pang-international na biking tournaments sa mga susunod na taon. We're so starting to develop the roads, no? Mm-hmm. At na nagpondo na kami doon last year pa. Mm-hmm. So this coming year meron uli hanggang sa magdugtong-dugtong siya. Mm-hmm. Okay? So ang ano lang natin siguro yung kung saan po tutuloy. Mm-hmm. Kaya ngayon nga marami ngayon nagde-develop na rin ng mga resort, no? Mm-hmm. Kasi yung development namin as a tourism site na biking destination, mm-hmm, yun din kumuha na rin kami ng mag-aayos ng lugar para naman kung ano din talaga yung biking lane. Nagtatanim na kami din ng mga puno na flowering trees to prepare. No? So may mga ginagawa na rin kaming paghahanda para doon. Tungkol naman sa international tournament, sinabi rin ni Mayor Esteban na tuloy-tuloy na ang kanilang paghahanda at mayroon na silang timetable sa paglunsad ng sinasabing torneo. It's on the table na we're talking about it na, mm-hmm, kung how to push for it. Mm-hmm. So little by little siguro local muna and then may siguro interprovincial and then interprovincial. So saka na lang yun na international o national, no? So ang gusto lang muna namin makilala unti-unti. So umpisan na muna namin dito sa bayan namin at karatig ng mga bayan. Isa sa maaaring puntahan sa Quiapo ay ang pinagmamalaki nilang Argamosa Farm Resort na matatagpuan sa Barangay Paitan Sur. Pag-aari ni Ginoong Rudy Argamosa, ang Argamosa Farm ay lamang ektarang Balinese-inspired resort kung saan pwede kang makakain ng mga farm-to-table vegetables at livestock. Hulihin mo, kainin mo, sabi nga ni Ginoong Rudy. Marami pang mga lugar na maaaring bisitahin sa Quiapo. Kaya sa susunod ng mga tiang iyong paa, kung gusto mong umasyal para malibang at magpahinga, isama na sa iyong travel list ang Quiapo, Nueva Ecija. Ako si Comfy Manalo
Nag-uulat para sa Teleradyo Bayo TV, DZRJ AM 810 at Daily Tribune. Sa ibang balita, sasagutin ng Department of Energy ang lahat ng mga alegasyong ibinabato sa ahensya sa tamang lugar at panahon sa oras na matanggap nito ang formal na reklamo. Ang DOE ay naniniwalang may bahid politika ang mga alegasyon at reklamong ibinabato sa departamento dahil ang kalihim nitong si Secretary Alfonso Cusi ay siya ring presidente ng ruling party na PDP Laban na pinangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sisipating mabuti, ang dalawa sa mga nagreklamo umano laban sa Energy Department ay pawang mga Filipino-Americans na identified na kasama sa Oust Duterte Movement sa Estados Unidos. Nagkataon man o sinadya, ang timing ng panghahain ng reklamo laban sa DOE ay talaga namang malapit sa election season dahil sa kakatapos lamang na filing ng mga certificates of candidacy para sa 2022 national elections. Ang naturang mga reklamo ay speculative, walang basehan at talagang may bahid malisya, ang inireklamong transaksyon ay above board. Gayunman, handa si Secretary Cusi na sagutin ang lahat ng mga alegasyon at paratang laban sa ahensya sa kahit anong forum upang masigurong lalabas ang katotohanan. I quote, "Clearly this is harassment, but it comes with the territory so we will just address it as the proper forum where it was filed. I have no doubt the truth will vindicate me and the innocent people dragged into this purported action, obviously filed for the singular purpose of political propaganda, and those who reportedly filed this unwarranted action want to present themselves as patriots when the truth is they are not even residing in the country. They would want to dictate government policy while living comfortably abroad, and I say let them come here so they can be within reach of our justice system when we get to establish that they are guilty of perjury," end quote. Kumpiyansa pa rin ang ahensya na lalabas pa rin ang katotohanan at mapapatunayang walang basihan ang mga reklamo laban sa Energy Department. Pahayag naman ng UDENA, hindi pa nila natatanggap ang reklamo na inihain laban sa kanilang mga opisyal sa tanggapan ng Ombudsman at nalaman lamang ito sa pamamagitan ng mga ulat sa media. Ayon sa kanila, sa tamang oras at lugar, tatalakayin nila ang lahat ng mga paratang na pinalabas laban sa kumpanya upang patunayan na ang lahat tinapos above board. Sa panahong ito, pinapanatili nila ang acquisition ng UC Malampaya Philippines o UCMP ng mga shares ng Chevron Philippines sa Chevron Malampaya LLC na nasa loob ng mga parameter ng batas. At ngayon dumako naman tayo sa balitang showbiz, John Lennon dahilan ng The Beatles breakup ayon kay Paul McCartney. Para sa detalye, narito ang Tribune Extra na ihahatid sa atin ni Kim Sancha. Hello my dear Katribu, this is Kim Sancha and welcome to another episode of Tribune Extra. In an excerpt on an interview with The Guardian, Paul McCartney has blamed John Lennon for initiating the breakup of the Beatles more than 50 years ago. McCartney has long been blamed for the split, but now calls the breakup and its aftermath the most difficult period of his life. Stop right there. I am not the person who instigated the split. Oh, no, 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 no. John walked into a room one day and said, "I am leaving the Beatles." Is that instigating the split or not? McCartney said. He added, "This was my band, this was my job, this was my life, so I wanted it to continue." McCartney, age 79, told The Guardian that he, George Harrison, and Ringo Starr were left to pick up the pieces. He added that the three were instructed to keep silent while pending business deals were concluded. "So for a few months, we had to pretend," McCartney said. "It was weird because we all knew it was the end of the Beatles, but we couldn't just walk away." McCartney added that he eventually decided to let the cat out of the bag. Tune in to Tribune Extra for the latest in local and international music. Until next time! Maraming salamat, Kim Sancha. At yan ang mga balita na kalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod.
the SM Store, Arata Center, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Magandang hapon. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot, Tarsito, are available on our community Viber. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa Gising Na!